Nanindigan ng Sultan ng Sulu na hindi niya pauuwiin ang mahigit 100 Pilipinong ipinadala niya sa Sabah State sa Malaysia na iginigiit niyang pag-aari ng Sultanate ng Sulu. Paliwanag naman ng palasyo, hindi nila isinusuko ang pag-angkin sa Sabah pero prioridad nilang mapanatili ang kapayapaan sa pagitan ng Pilipinas at Malaysia. May News to Go si Pia Arcangel. Nananatiling tensyonado sa bahaging ito ng Sabah na kung tawagin ay lahat datu. Mula kasi nitong Webes, hindi pa rin umaalis sa mahigit 100 Pilipinong nagpakilala mga miyembro ng Royal Army ng Sultanato ng Sulu. At ang mismong Sultan wala raw balak pa uwiin ang mga kasamahang pinapunta niya roon. Sa panayam ko kay Sultan Jamalul Kiram III, sinabi niyang kasama sa mga nagtungo sa Sabah ang nakababata niyang kapatid na si Dato Agbimuddin Kiram na siyang Raja Muda o Crown Prince. Binigyan niya raw ito ng special decree para pasukin ang Sabah na pag-aari raw ng Sultanato ng Sulu. We have proved to target to show that the Malaysian are buying us the rental. It's only amounting to 5,300 ringgit. Could just imagine that. Not for a month, for a year. Kaya ipinagtataka raw niya kung bakit siya pinakikusapan ng ating gobyerno na pauwiin ang grupo ng nakababatang kapatid. Ang mga nakita ng mga armas daw ng grupo ng kapatid matagal na raw nasa Sabah at hindi ipinasok ng grupo roon. Naghanda na raw ng sulat ang Royal Sultanate of Sulu upang ipaunawa ang pakay nila roon. That the presence of the royal subjects of the Sultanate of Sulu should not be perceived as an intrusion into the disputed territory of Sabah, but rather the long interest of the Bangsak Suluk to settle in peace in the areas. Sa gitna ng aming interview, nakausap ng Sultan sa telepono si Dato Agbimuddin. Sabi niya, mahigpit silang binabantayan ng Malaysian authorities. Hindi na kami pwedeng mapas sa mga, alam mo naman, ang mga taga-jipo. They want to hide it from the public. Masalimuot ang kasaysayan ng pag-angkin sa Sabah. Ayon sa Sultanato ng Sulu, 4 na siglo na raw nilang sakop ang Sabah matapos itong ibigay ng Sultan ng Brunei kapalit ng kanilang tulong militar. Kabilang nga raw sa mga ninuno ng Sultan ngayon si Jamalul Kiram I na siyang namuno sa Sultanato kasama na raw ang Sabah mula 1823 hanggang 1842. Pero noong 1878 ipinarenta raw ni Sultan Jamalul Alam ang buong Sabah sa isang British company at mayroon pa nga raw deed of lease bilang patunay. Gayunman sa bersyon ng mga Briton, sa punto ito'y binitawan na raw ng Sultanato ng Sulu ang Sabah. Taong 1963 nang lisanin ng Britanya ang Sabah, ibinigay na nila ito sa Malaysia. Taong 1968, sa ilalim ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, nang buhayin ang pag-angkin ng Pilipinas sa Sabah. Bahagi niya ng Operation Merdeka, kung saan hindi bababa sa 60 training mula Mindanao ang sinanay sa Corregidor para magmanman sana sa Sabah. Ang mission natin sa North Borneo, para agawin natin, ayun, kiklaimin nila bilang agawin nilang kwan, agawin namin ng Sabah. Kasi ang Sabah raw, una, sa Pilipinas yan noon. Pero bigla na lang daw pinagbabarila ang mga trainee sa tinaguri ang Jabida Massacre. Ang madugong insidente ito ang naging pundasyon ng pagtatatag ng Moro National Liberation Front. Lumundag ako sa tubig, lumangoy. Sa takot ko kahit saan na lang pupunta Dinincho ko lang sa may Cavite. Sabi naman ng ating gobyerno, hindi naman daw sa binibitawan ng Pilipinas ang ating pag-angkin sa Sabah. Pero sa ngayon, prioridad daw ang mapanatili ang kapayapaan sa pagitan ng Pilipinas at Malaysia. We have been trying to ask the group to leave Lahad Datu and go home peacefully. And this is a work in progress in coordination with the Malaysian authorities. The claim is there and it hasn't moved for quite some time. I also remember that the president did make mention of it, that it's been dormant. Let's leave it at that for the moment. PR Arcangel, GMA News.